Magandang hapon. Ngayon, ipagpatuloy natin ang ating pagbabasa sa Genesis 43 na tayo. Lapit na natin matapos yung Genesis. Nagbalik kay Jose ang magkapatid. Magkakapatid. Lalong tumindi ang tugutom sa Kanaan. Nang maubos na ng pamilya ni Jacob ang pagkaing binili sa Egypto, sinabi niya sa kanyang mga anak, "Bumalik ulit kayo kahit kaunting pagkain sa Egypto." Sinabi ni Judah sa kanya, "Maikpit po ang bilin sa amin ng gobernador doon na huwag na kaming magpapakita sa kanya kung hindi namin kasama ang kapatid naming bunso. Kung pasasamahin ninyo siya, bibili po kami ng pagkain doon. Kung hindi ninyo pahihintulutan, hindi po kami maaaring humarap sa gobernador." Sinabi ni Israel, "Bakit kasi sinabi ninyong mayroon pa kayong ibang kapatid? Ako ang pinahihirapan ninyo sa nangyayaring ito." Nagpaliwanag sila, "Inusisa pong mabuti ang ating pamilya. Itinanong sa amin kung mayroon pa kaming ama at iba pang kapatid. Sinagot po lamang namin ang kanyang mga tanong. Hindi po namin alam na pati si Benjamin ay pipiliting iharap namin sa kanya." Kaya sinabi ni Huda kay Israel, "Ama, mamamatay tayo sa gutom. Pasamahin na ninyo si Benjamin at nang makalis na kami. Itinaya ko ang aking buhay para sa kanya. Ako po ang bahala sa kanya. Kung hindi ko siya maibalik ng buhay, ako ang buntunan ninyo ng lahat ng sisi. Kung hindi ninyo kami pinaghintay ng matagal, marahil ay makadalawang balik na kami ngayon." Sinabi ni Israel, "Kung iyon ang mabuti, sige, payag na ako. Ngunit magdala kayo ng handog sa gobernador. Kaunting balsamo, pulot pukyutan, astragalo, laudano, alponsigo at almendra. Doble ninyo ang dalang salapi sapagkat kailangan ninyong ibalik ang salaping na ilagay sa inyong mga sako. Maaring isang pagkakamali lamang iyon. Isama na ninyo ang inyong kapatid at lumakad na kayo. Loobin nawa ng makapangyarihang Diyos na kahabagan kayo ng taong iyon upang bumalik sa akin si Simeon at si Benjamin. Kung hindi man sila makaibalik, handa na ang loob ko." Nagdala nga sila ng mga kaloob at salaping dapat dalhin at nagbalik sa Egypto kasama si Benjamin. Nang makita ni Jose si Benjamin, iniutos niya sa aliping na mamahala sa kanyang tahanan, "Isama mo sila sa bahay. Sila'y kasalo ko mamayang pananghalian. Magkatay ka ng hayop at iluto mo." Sinunod ng alipin ang otos ni Jose at isinama ang magkakapatid. Natakot sila na sila'y dalhin sa bahay ni Jose. Sa loob-loob nila, "Marahil dinala tayo rito dahil sa salaping ibinilik sa ating mga sako nang una tayong pumarito. Maaring bigyan na lamang tayong dakpin, kunin ang ating mga asno at tayo gawing mga alipin." Kaya nilapitan nila ang katiwala ni Jose at kinausap sa may pintuan ng bahay nito. Sinabi nila, "Ginoo, galing na po kami ritong minsan at bumili ng pagkain. Nang kami nagpapahinga sa daan, binuksan namin ang aming mga sako at nakita sa loob ang lahat ng salaping binayad namin sa pagkain. Ito po dala namin para ibalik sa inyo. May dala po kaming bukod na pambili ng pagkain. Hindi po namin alam kung sino ang naglagay ng mga salaping iyon sa mga sako namin." "Huwag kayong mag-alala," sabi ng alipin. "Huwag kayong matakot. Ang inyong Diyos na siya rin Diyos ng inyong ama ang naglagay ng salaping iyon. Tinanggap ko na ang inyong kabayaran sa binili ninyo una. Pagkatapos ay nilabas sa katiwala si Simeon at isinama sa kanila. Sila'y pinapasok ng katiwala sa bahay ni Jose, pinaghugas ng mga paa at pinakain ang kanilang mga asno. Pagkatapos inilabas ng magkakapatid ang kanilang handog para
para ipagkaloob kay Jose pagdating nito. Narinig nilang doon sila magsasalo-salo. Pagdating ni Jose, yumukod silang lahat sa kanyang harapan at binigay ang tala nilang handog. Kinumusta sila ni Jose at pagkatapos ay tinatanong, "Kumusta naman ang inyong ama? Malakas pa ba siya?" "Ginoo, buhay pa po siya at malakas," tugon nila. At sila'y lumuhod at yumukod muli sa harapan niya. Pagkakita ni Jose kay Benjamin, siya ay nagtanong, "Ito ba ang sinasabi ninyong bunsong kapatid? Pagpalain ka ng Diyos, anak." Hindi mapaglalabanan ni Jose ang kanyang damdamin at halos siya ay mapaiyak dahil sa pagkakita sa kanyang kapatid. Kaya't siya ay pumasok sa kanyang silid at doon umiyak. Nang mapayapa na siya, nanya ang kanyang looban, naghinamos siya lumabas at nagpahain ng pagkain. Si Jose ay pinaghaing mag-isa sa isang mesa at ang kanyang mga kapatid ay sa ibang mesa. Magkakasalo naman ang mga Ehipsyo sapagkat ikinahiya nilang makasalo ang mga Hebreo. Kaharap ni Jose ang kanyang mga kapatid na sunod-sunod ang pagkaupo ayon sa gulang. Nakatinginan sila at takang-taka sa gayong pag-ayos ng kanilang upo. Idinodulot mula sa mesa ni Jose ang pagkain nila at 5 beses ang dami ng pagkain idinulot kay Benjamin. Masaya silang kumain at naginuman. So ito yung nababasa natin sa Genesis 38. Kahit si Jose ay pinahirapan ng kanyang kapatid, inulungan pa rin niyang makakain, inasikaso niya. Ganoon dapat ang magkapatid. Itong si Jose hindi naglalagay ng samang loob, kundi pag-ibig, awa ang kanyang binigay sa kanyang mga kapatid. Yung ama naman niya, si Israel, malungkot ang buhay kasi balay sa kanyang mga anak. So ngayon, ito lang muna ang ating madidiscuss. Pagdating ng araw, pag matuto na tayo, pwede nating balikan ang mga kwento nito. At unawaing mabuti ang lahat ng ating binabasa. Sa ngayon kasi, Bible reading muna ang ginagawa natin at wala pa tayong tinatawag na Bible study. Kasi iba pa yun eh, yung unawain natin mabuti ang bawat sinasabi ng Biblia. Sa ngayon kasi, kailangan muna natin magbasa muna, alamin natin ang laman ng Biblia hanggang matanggap natin ang kalooban ng Diyos at mauna at pagkaroon tayo ng unawa para balikan at unawain ang lahat na nakasulat dito sa Biblia. Nawa ay gabayan tayo ng makapangyarihan Diyos, bigyan ng lakas at tagumpay sa lahat ng ating ginagawa. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.